Welcome back to my channel, Tondoboy Vlogs. Guys, pag-usapan natin ang tatlong player ng Barangay Ginebra na naging daan para manalo laban sa NLEX Warriors. Ang tatlong ito ay mistulang naging import ng Barangay Ginebra at yan ang pag-usapan natin. Huwag na natin patagalin ang pag-uusap na ito. Alam natin na si L.A. Tenorio ay nagkaroon ng operasyon ngayong nakaraan na buwan. Sa mga hindi po nakakasunod sa mga pangyayari, si L.A. Tenorio po ay nagpa-opera ng appendix niya noong nakaraan na buwan. Kaya muntikan nang hindi makapaglaro sa unang game nila sa PBA Bubble. Pero guys, hindi hadlang kay Tenorio ang pagpapa-opera pagkos tumuloy pa rin siya sa pagpunta sa unang laro niya laban sa NLEX Warriors. At alam naman natin na tinaguruan na siya bilang The Iron Man si L.A. Tenorio dahil naka 642 consecutive games of all-time best. Kumbaga guys, na lagpasan niya na si Alvin Patrimonio. Yun nga na nagawa ni L.A. Tenorio at ganun din po ang nangyari kay Jackpot Aguilar. Kaya muntikan nang hindi rin makapaglaro sa first game. Kaya halatang bagsak ang mga katawan nito. Guys, kitang-kita sa katawan ni L.A. Tenorio at Jackpot Aguilar na medyo bagsak nga ang katawan nila. Kaya siguro medyo na-delay ang pagpunta nila sa Clark Pampanga. Sabi nga natin, parang wala nga sa kondisyon. Pero anyway guys, ito pag-usapan naman natin ang ginawang first five ni Coach Tim Cone. Alam nyo bang ipinasok niya na si Aljon Mariano, Stanley Pringle at Prince Caporal para makaabante agad sa first half time na ginawa nila. Pero biruin nyo no, parang naging import nga tong tatlo na to laban sa NLEX Warriors. Iba talaga dumiskarte si Coach Tim Cone. Maraming ang nagsasabi na hindi daw kailangan ng matatangkad sa ngayon. Aba, wala na nga si Greg Slaughter. Pero kita natin na wala sa kondisyon ng dalawa. Dahil alam natin ang pinagdaanan nila nung nakaraang na buwan. Maski ko, hindi ko nga alam kung ano yung mga pinagdaanan nila mga pare ko. Ito, ayon lang sa akin source. Kaya merong sumapo sa kanilang kakulangan. Siyempre, nandyan sila Jared Dillinger, Prince Caporal, Aljon Mariano, at Jeff Chan. Dalawa lang crowd na nagawa pa rin ng Barangay Ginebra. Ang kanilang trabaho ay tinodo-todo na nila para, alam nyo, parang maipanalo na nila ang kanilang game. At hindi nila binigo ang mga fans ng Barangay Ginebra. At siyempre, hindi nawawala ang first five ng NLEX na si Jay Arquiñahan, Porter at Ravena. Pero isa sa nagpahirap sa kanila ay si Scotty Thompson, na isa sa pinakamagaling na point guard ng Barangay Ginebra. Alam nyo bang si Kiefer Ravena ay hindi nakapag-ambag sa laban? Siguro pangit ang kanyang kondisyon. Di ko rin alam mga pare ko eh. Pero ang kondisyon na yan ang tatalo sa NLEX Warriors nila. Dahil nakailang puntos lamang siya laban sa Barangay Ginebra. Pero iba ang ginawa ng Barangay Ginebra, nagsama-sama sila para maipanalo ang kanilang team. Anyway guys, talagang kung malas ka talaga. Ito nga guys eh, ngayong nakaraang araw lang, hindi natin naakalain na wala na nga sentro ang Barangay Ginebra. Pero naipanalo pa rin nila, di ba? Laban sa NLEX saka sa Blackwater Elite. So paano guys, hanggang dito na lang tayo. At syempre, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, comment, like and share sa mga video ko. Okay guys, see you for my next video. See you for my next vlog. God bless.